Mukhang peligroso ang ma-hostage, kailangan maging kalkulado ang bawat galaw. Ano nga ba ang dapat gawin sakaling maging hostage victim? Ang mga red alert tips ipapatrol ni Atom Araulio. Pag ganitong na-hostage na kayo, kahit na mahirap, subukan yung kalmahin ng inyong sarili. Planuhan nyo na mabuti ang inyong mga kilos at huwag basta-basta magtatangkang tumakas dahil posibleng mas malagay pa sa alanganin ng inyong buhay. Ayon sa mga eksperto, importante na maging cooperative kapag ang mga hostage taker na ang may control. So huwag kayong gagawa ng mga bagay na ikagagalit o ikaiinis nila ng walang dahilan. Sa ganitong pagkakataon, hawak ng hostage taker ang inyong buhay. I cannot guarantee that when you are being taught on surviving abduction or surviving hostage crisis, na mabuhay ka. Depende pa rin yun sa captor mo, ano ang attitude niya. Papakainin ka namin. Huwag mong naisipin tumakas dahil mamalasin ka lang. Huwag ka, kumain ka! Hey! Pagbigyan kayo ng pagkakataon na makakain, sunggabanan ninyo kasi hindi niyo alam kung gaano katagal kayong nasa pangangalaga ng inyong mga hostage taker. Kakailangan ninyo yung enerhiya pag nagkaroon ng sitwasyon na magkaroon ka ng pagkakataon na makataka. Maaari ding gawing panangga o human shield ng hostage taker ang kanyang biktima kapag nakikipag-negosasyon. Huwag kayo lumapit! Babangin ko! Huwag po. Kailangan po namin ang kaligtasan ng biktima. Kung maipit sa ganitong sitwasyon, malaking tulong kung may alam ka kung paano depensahan ang iyong sarili. Kung sakali naman na armado ng baril ang hostage taker, iiwas ang ulo sa baril para dumulas ito sa bandang gilid. Pagkatapos, agawin ang armas sa pamamagitan ng pagtulak ng pataas sa baril. Kapag naagaw mo na ang baril, sipain mo ang iyong attacker para ito ay matumba. Kung nakatutok sa leeg mo ang kutsilyo ng iyong hostage taker, pwede mong gawin ang self-defense technique na ito. Itulak papalayo ang braso ng iyong attacker para hindi nakadikit ang matalim na blade sa iyong leeg. Ilusot ang ulo kapag kasya na ito sa espasyo at saka pilipitin ang braso ng iyong attacker. Tumakbo ng mabilis para maligtas ang sarili. Tandaan din ang salitang TIMS. T para sa tuhod, I para sa ilong, M para sa mata, at S para sa singit. Sa isang malakas na sipa sa tuhod, maaari mong mapilay at panandali ang maparalisa ang iyong kalaban. Magpapahirap din sa paghinga ang pagsapak sa ilong ng iyong attacker para magdugo ito. Mabilis ka rin makatatakas kung pupuntaryahin mo ang mata ng iyong kalaban. O kaya naman, i-target ang bahagi ng singit dahil isa ito sa pinakasensitibong parte ng katawan. Huwag kayo lumapit! Babayarin ko! Atom Araulio, ABS-CBN News.